Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa pagunita kay Santa Isabel na taga Portugal. Ang kanyang gawain ay ang pagtataguyod ng kapayapaan sa kanyang bansa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang gumagawa ng pagkakasundo. Ikaw ang nagmamahal sa umiibig at nagmamalasakit sa tanan. Iginawad mo kay Santa Isabel ang natatanging kakayahang pagkasunduin ang nag-aalitan. Bilang tugon sa kanyang panalangin, makagawa nawa kami ng daan sa ikapagkakasundo upang kami maituring ng mga anak mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang. Kakausapin ang buong giliw, at tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin, at kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi, ang inyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuho dito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit, sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taong nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit at gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nagdumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na mga tao, pumasok siya, hinawakan ng kamay ng bata. At ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa, Propeta Hosea, ang aral po dito ay katapatan. Katapatan sa tipan, katapatan sa utos, katapatan sa napagkasunduan. Si Hosea, sabi ng Diyos kay Hosea, pareho ang kalagayan natin. Bakit?
ang asawa natin pumunta sa iba. Si Hosea, ang kanyang asawa, si Gomer, nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Ang Diyos naman, pinagpalit siya sa ibang Diyos, mga Baal. Pareho silang nagbahaginan kung paano na palitan, paano na abandona, paano na warak ang puso. Hindi naging tapat. Alam natin yung aral, manatili tayo, tumalima tayo sa kanyang kalooban. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, dalawang mirakulo po. Yung isa naman, babaeng matagal nang dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang damit, yung pinakalaylayan. Alam ko, gagaling na ako. At sinabi ni Jesus sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun ang unang mirakulo. Yung pangalawa, meron pong opisyal, mataas ang katungkulan. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Kamamatay po lamang ng aking anak na dalaga. Namatay po ang aking anak na dalaga. Umiyak siya, nakikiusap, nagmamakaawa. Kung pumunta lamang kayo sa aking bahay, alam ko, gagaling siya. Ganun nga ang ginawa ni Jesus. Baliwala sa kanya kung ano sabihin ng mga kapwa niyang opisyal. Wala na siyang pakialam doon. Naniniwala siya si Jesus may kapangyarihan, yung patay mabubuhay. Alam naman natin yung ang focus ko ngayon, ito. Magiging kahiyahiya ka sa mga kaibigan mong respetado. Pwede mong itabi yun. Wala akong pakialam doon. Ang tanging mahalaga sa akin yung buhay ng aking mahal na anak na dalaga. Kamamatay po lamang. Pwede ba kayo po sumama sa akin? At sabi ni Jesus, pinagtawanan din si Jesus, di ba? Kahiyahiya, humilyasyon. Pinagtatawan, ha, 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 ha. Yung iba, ayaw yung ganon. Pero, ang mahalaga, hindi ikaw na napapaya. Ang mahalaga, buhay. Buhay ang bata. Kung alam natin, kung pipili tayo, buhay. Humihinga, ngumingiti, mayayakap mo. Yan, aral po sa atin yan. Ha? Yung una, katapatan. At piliin natin ang pinakamahalaga sa buhay. Ang santa natin niyon, si Santa Isabel ng Portugal. Maraming mga nag-aaway, nag-aalitan ngayon. Siya po, ang kanyang gawain ay ipagkasundo ang mga nagtutunggali. Sana po ay piliin natin ang daan ng rekonsilyasyon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Isabel ng Portugal, tumalima tayo sa kalooban ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan, nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Tugon po natin
Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng Kapangyarihan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyok po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkalo mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapanatag ang halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagningning sa piling ng mga banal na ikinararagal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo
kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikinararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kay San Apostol, Santa Isabel ng Portugal, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ileyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunggay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kabayapan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo pong kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan iyong kan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala ng mga pangalan sa binyag na nag-ibig na at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus.